Hi guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. So panibagong araw at panibagong kakaibang recipe na naman ang ating matututunan ngayon. Yes guys, alam kong hindi mo pa ito nagagawa sa pineapple na tang. Kung ano yan, halika't simulan na natin ang pagluluto. At para sa unang procedure natin ay gagawa muna tayo ng ating filling. So, 1/4 cup ng all-purpose flour and 1/3 cup ng cornstarch. And then isama na natin ang 1 tablespoon ng brown sugar at 1 sachet ng tang. Actually guys, nagkamali ako. Dapat mga half sachet lang ng tang ang ating gagamitin dahil para hindi siya maging matamis. And then lagay na natin ang 1 cup ng water. So, hindi masyadong malamig at hindi siya masyadong mainit na tubig ang ating gagamitin. And then mix lang natin hanggang mag-combine na lahat ng ating ingredients. At para sa ating next procedure, gagamit ulit tayo ng ating mahiwagang butene. Yes guys, iun muna natin ang ating mahiwagang butene. And then, sa isang kawali nga ay magpainit muna tayo at ilagay na natin ang ating mixture na ginawa kanina. So yun guys, dapat mabilis ang iyong kamay dahil magiging sticky siya tulad yan. So low heat lang ang ating gagamitin na apoy dahil para hindi masunog ang ating mixture. So dapat maging alerto ka lang sa pagmimix para hindi siya masunog sa ilalim. Pag nakuha mo na ang right consistency, ay pwede naman itong ilipat sa ibang lalagyan and let it cool. Hindi ba? Set aside lang natin at sa next procedure na tayo. Ang susunod nga ay pipisa-pisaig natin ang tinapay. Yes, gagamit na tayo ng rolling pin ngayon. Kung wala naman kayong rolling pin, ay pwede kayong mag-improvise ng rolling pin tulad ng ginamit natin nung una ay ginamit natin ay baso. So dapat lang natin pinuhin ng sobrang, hindi nga pala pino. Kailangan natin pisil-pisilin ng sobrang nipis. So repeat the process lang sa lahat ng tinapay. At para sa paggawa ng pineapple pie, ito lang ang kailangan natin. 1 cup ng breadcrumbs and then 1 whole egg. So mix lang natin ang ating egg. At ayan guys, kung anong nakikita nyo ay sundin nyo na lang dahil hindi ko ma-explain. Hindi ba guys? At ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag ka nang magkatubiling mag-like and subscribe and hit that notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. And check my other videos kung gusto mo yung mga negosyo tips. Kung gusto mo yung mga kakaibang videos, recipe, ay nandun lahat sa aking channel. So check nyo lang yung channel ko and check all my videos. And don't skip ads. Thank you. So patuloy lang natin.
So gawin lang natin to sa lahat ng tinapay. So yan guys, meron tayong dalawang option sa pagluluto. Una ay pripritohin natin, pangalawa ay lalagay natin sa oven. Yes, sa oven nga ay magluluto lang natin ng 5 minutes para hindi siya masunog. And then sa pagprito naman, ito ang ating procedure. Yes guys, so sa isang pan ay maglagay tayo ng 1 teaspoon lang ng oil para hindi siya masyadong oily. And then ang ating gagamitin na apoy ay very very luhit lang. So iluluto lang natin ang ating pineapple pie ng 5 minutes, 3 to 5 minutes every turn. So sa mahinang apoy lang ang ating pagluto. So yun nga guys, at tapos na. And let's do the plating. Ayan na nga guys, di ba? Napakadaling gawin lang at yes guys, napakasarap nito, promise. Kung gusto nyong malaman ang full ingredients and full recipe, nasa description box below. Yes guys, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. Yes guys, so pwede mo tong ipangbenta, pwede mo tong ibenta ng 20 pesos hanggang 15 to 20 pesos bawat isa. Pwede na lang sa marketing mo. Yes guys, so thank you for watching, stay safe, and God bless. See you again on my next video. Bye-bye.